Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove, Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Hasmin, at pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jane, 25 years old, at kasalukuyang nakatira dito sa Bataan. Kagaya ng iba, isa rin ako sa palaging nakatutok sa inyo tuwing tanghali. Kaya ito, hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa at sumulat na rin ako sa inyo. Alam kong iba ang magiging takbo ng istorya ko sa mga karaniwang ini-ere ninyo. May halo kasi itong kababalaghan na isa sa mga pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Uumpisahan ko ang kwento ko nung 10 taong gulang pa lang ako. Mahirap lang ang buhay namin. Isang factory worker ang tatay Danny ko. Lingguhan lang siyang umuwi sa amin ni nanay para makatipid dahil medyo may kalayuan ang pinagtatrabahuhan niya. Ang nanay ko naman, isang housewife. Kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay dahil nag-iisa lang naman akong anak. Popoy at Hasmin, kung ako ang masusunod, ay mas gugustuhin ko pang ang nanay ko na lang ang malayo sa amin. Dahil ibang-iba siya kapag wala na ang tatay ko sa bahay namin. Inaantok na ako. Napagod yata ako kakalaro kanina sa labas. Ay. Buti na lang wala na akong assignments na dapat pang gawin. Makanood nga muna ng TV. Oh, naksayin ka na ba? Hala, hindi pa po eh. Ano? Hindi pa? Opo, sorry po, nakalimutan ko po. Bakit kinalimutan mo? Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na pagka-uwi mo ng bahay, magsaing ka na? Ano na namang pinagagagawa mo, ha? Siguro naglaro ka pa sa labas ng bahay. Ano? Tama ba ako, ha? Opo eh, pero sandali lang po kasi gagawa pa po ako ng assignment ko eh. Pampihira naman, oh! Sinasabi ko na nga, be! Kahit kailan talaga wala kang pakinabang. Yun na nga lang ang inuutos ko sa'yo, hindi mo pa magawa. Ano ba klaseng bata ka, ha? Nay, sorry na po. Sorry po talaga. Sorry? Puro ka sorry! Eh, hindi ka naman nagtitino ka sorry mo! Di ka nga dito! Aray po! Huwag niya po ako sa punutan, nay. Masakit po, nay! Nay, tama na po. Hindi na po mo ulit. Eh, lang best mo nang sinabi yan eh. Pero hindi ka pa rin nagtitino! Nay, tama na po! Tama na po, nay! Ito, napapala ng batang makukulit at tamad na katulad mo! Tama na po, gagawin ko na po lahat ng mga inuutos niya. Huwag niyo na po ako saktan, nay! Ayoko! Dapat matuto ka ng leksyon! Huwag mo akong daanin sa pag-iyak-iyak mo! Asa na ba ang sinturon? Nay! Nay, ano po gagawin niyo? Dumapa ka! Dapa! Nay, magpa! Magpapakabait na po ako! Hindi na po ako makikipaglaro sa labas, nay! Sa bahay na lang po ako, gagawin ko po yung utos niyo! Please po, huwag niyo na po ako paluin! Mamili ka! Datapa ka dyan o palalayasin kita, ha? Datapa! Hindi ka datapa? Hindi ka datapa, ha? Datapa na po! Madali ka naman palang kausap, eh! Alas, sige, datapa! Tama na po, Nay! Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagkikino! Tama na po! Magpapakabait na po ako! Huwag mo na isusubukan magsumbong sa tatay mo, ha? Hindi, mas malilintikan ka sa akin! Opo! Hindi ko po kayo isusubok! Tama na po! Ano yun? Ano ba yung mga nilalagay? Teka, hindi pa tayo tapos na bata ka, ha? Magtutuos pa tayo mamaya. Mabuti pa dun ka na sa kwarto mo. Huwag na huwag kang lalabas doon. Sinasabi ko sa'yo, malilintikan ka sa akin. Opo. Tay, Tay, sana umuwi ka na. Nasasaktan na po ako kay nanay. Lagi niya na lang po ako pinapalo. Sakit-sakit na po ng katawan ko. Tay, Tay, umuwi ka na po. Huh?
Sino yan? Ano nangyayari? Sino ka ba? Please, natatakot na ako. Tumigil ka na! Sino ka ba? Magpakita ka, wag mo akong takutin! Sino ka ba? Popoy at Jasmine, yun ang unang beses na makarinig ako ng hele ng isang babae. Sa di maipaliwanag na dahilan ay parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko ng mga oras na yun hanggang sa tuluyan na nga ako makatulog. Naisip ko nga na baka multo yun, kaya natakot din ako. Simula rin kasi nang marinig ko ang hele, ay nag-umpisa na ang mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa bahay namin. Jay! Ano ba? Naiinis na ako, buksan mo tong pinto! Alam ko nandyan ka sa loob, lumabas ka nga dyan! Jay! Nay? Jane? Po, ano pong ginagawa niyo sa labas ng kwarto ko? Teka, di ba nasa loob ka ng kwarto mo? Anong ginagawa mo dito sa labas? Ha? Hindi po, Nay. Nasa labas po ako. Bumili lang po ako sa may tindahan, tsaka nakipaglaro na din po. Ha? Eh, sino yung tao sa loob? At lakad ng lakad? Naririnig ko nga yung yabag ng paa eh. Hindi ko po alam. At tsaka nasa labas po talaga ako. Ibali na nga. Nga pala, bakit ba nilalak mo na naman tong pinto ng kwarto mo? Hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo na wag mo nang ilalak yan? Nay, hindi naman po nakalak yung pinto eh. Eh bakit hindi ko mabuksan? Ilang beses ko nang sinusubukang buksan to eh. Talaga po ba? Teka po, bubuksan ko po. O diba, Nay, hindi naman po nakalak eh. Anong yan? Nakalak yan kanina eh. Oh, eto na yung mga damit mo. Ikaw nang bahala magtiklop dyan. Maya-maya magluto ka na ha. Sige po. Bakit kaya hindi mabuksan ni Nanay kanina? Hindi ko naman talaga nilakto ah. Pwede ba, Gemma? Wala pa akong sapat na ipon para makalipat ng bahay. Nakita mo naman sakto lang din yung kinikita ko para sa panggastos natin sa araw-araw ah. Saka okay naman tayo dito ah. Hindi nga okay eh. Hindi ako komportable. Pakiramdam ko sa bawat kilos ko may nakatiin sa akin. Lagi na lang ako nakakarinig ng kalabog sa gabi. At kanina yung kwarto ng anak mo, hindi ko mapasok-pasok kahit hindi naman nakalak yung pinto. Natatakot na ako dito. Ay, nag-aaway na naman siya. Ay nako, Gemma, iniisip mo lang yan eh. Ano gusto mong palabas eh, may multo sa bahay? Oo! Gemma naman, sa panahon ngayon nagpapaniwala ka pa ba sa mga multo? Saka baka naman kalabog lang ng mga pusa yung naririnig mo. Hindi! Hindi yung kalabog ng mga pusa, nararamdaman ko! Nay, tayo wag na po kayong mag-aaway. Kung gusto mo, doon na lang tayo sa probinsya namin tumira. Mas okay ako doon! Mas okay na dito. Saka regular na ako sa pinapasukan ko. Sayang naman kung mawawalan pa ako ng trabaho dahil lang dyan sa guni-guni mo. Ang hirap kaya mag-apply ngayon. Mabuti pa, iwas-iwasan mo na nga yung panonood ng TV. Lalo na yung mga nakakatakot. Pati ikaw nahahawa na eh. Ay, ewan ko sa'yo! Nay, tay, tama na po. Pwede ba? Huwag kang mangialam dito! Gemma naman, huwag mo ngang idama yung bata dito. Rinding-rinding na ako sa'yo eh. Kapag ako napuno sa'yo, mag-isa kang uuwi sa probinsya. Ay nako! Bahala na nga kayo dyan! Anak, pasensya ka na ha. Yung nanay mo kasi kung ano-anong iniisip dito sa bahay. Okay lang po. Tay? Bakit? Ngayon po yung family day sa school namin eh. Hindi po ba kayo magbibihis? Nako anak, pasensya ka na ha. Hindi ako makakapunta eh. Bakit po? Eh, kasi may pasok ako sa trabaho. Lunes na lunes kaya bawal umabsent. Pero nagkausap naman na kami ng nanay mo kagabi na siya na lang ang pupunta sa school mo. Ah, ganun po ba? Anak, pasensya ka na ha. Okay lang po. Kaya lang po, baka hindi po pumunta si nanay eh. Pupunta yon. Nag-usap na kami, okay? Okay po. Tagal naman ni nanay. Darating pa kaya yun? Kanina pa nag-uumpisa yung program pero wala pa din siya. Oy, Jane! Bakit? Nasaan yung tatay mo? Hindi siya makakapunta eh, kaya si nanay na lang.
Alam mo, mabuti pa. Umuwi ka na lang. Ha? Bakit naman? Hindi naman kasi darating ang nanay mo eh. Hindi ka naman pinupuntahan nun kahit kailan. Kasi hindi ka nila mahal. Ang pangit mo kasi. Hindi totoo yan! Ay, kawawa ka naman. Umuwi ka na lang. Uwi na, uwi na. Walang pupunta sa'yo. Wala! Darating yung nanay ko. Pupuntahan niya ako. Pwede nga. Darating yun! Hindi na yun pupunta. Kawawa ka naman. Lahat kami, meron kaming nanay o tatay na kasama. Eh, ikaw, wala. Walang darating sa'yo. Kawawa ka naman. Meron! Wala naman. Wala, wala, wala. Hindi na darating yun. Kawawa ka naman. Darating nga yun eh. Darating yun. Wala, hindi na darating yun. Hindi ka kasi nilalove. Ang bad-bad mo. Naiyakin. Bye-bye. Ang sama-sama niya. Ang sama niya. Nay, dumating ka na, please. Dumating ka na. Mabuti pa yung iba. Ang saya-saya nila kasama yung magulang nila. Eh ako, mag-isa lang ako. Mag-isa. Sana naman, Nay, dumating ka na. Ikaw na naman! Sino ka ba? Bakit mo ako sinusundan? Tama na! Tigil mo na yan! Tumigil ka na! Tama na! Tama na, please! Popoy at Jasmine, yun ang pangalawang beses na narinig ko ang Hele. Magmula noon, lagi ko na siyang naririnig sa tuwing nalulungkot ako at may problema. Tinuring ko na siya na para bang isang kaibigan, na ako lang ang nakakarinig. Madalas pinipikit ko lang ang mga mata ko at naririnig ko na siya. Tapos, minsan sinasabayan ko siya sa pag-heli niya, na mas nagpapagaan naman ang pakiramdam ko. Kasabay ng pagkakaibigan namin ng heling naririnig ko, ay ang tuloy-tuloy pa na kababalaghan sa bahay namin. Sa di maipaliwanag kasi na dahilan ay hindi makapasok sa kwarto ko, si Nanay Gemma. Dahil palagi daw nakalak ang pinto, kahit hindi naman. Bukod pa dyan, madalas din na mayroong nababagsak o nalalaglag na gamit sa bahay sa tuwing pinapagalitan ako. Palagay ko nga, may multo talaga sa bahay namin. At tingin ko, kaibigan ko sila. Nagpatuloy lang ang ganong mga pangyayari, Popoy at Jasmine, hanggang sa nagdalaga na ako. Tuloy pa rin ang kababalaghan sa bahay namin, pati na rin ang naririnig kong Hele. Yun nga lang, madalas inilalayuan ako ng mga kaklasiko dahil iniisip nila na baliw ako kapag nakapikit ako at mahinang sumasabay o nakikinig sa Hele na ako lang ang bukod-taging nakakarinig. Kaya nga wala rin ako naging kaibigan at hirap din akong makisama sa mga tao dahil sa iniisip nila sa akin. Ayos, sila pa lang yung tao. Ay, kaya ko to. Kaya ko to. Hi. O, bakit? Itatanong ko lang sana kung... Kung ano? Kung pwede ba akong makigroup sa inyo sa project natin sa MAPE? Hindi eh. Ayaw nga namin sa'yo eh. Tsaka, ayaw namin may kasama na para may sira yung ulo. Baka mamaya mahawa pa kami sa kabaliwan mo. Mahirap na. Mabuti pa, ikaw na lang mag-isa. Ayaw namin nakagrupong kumakausap sa hangin, no? Laging tulala at malalim ang iniisip. In short, ayaw namin sa baliw. Hindi ako baliw, hindi! Weh, totoo ba yan? Eh, madalas ka nga nakapikit mag-isi. O kaya, tulala sa kawalan. Akala mo ba hindi namin pansin yun? Para kang sira na ewan. Mabuti pa, magpunta ka kay Sir. Magpaalam ka at sabihin mo na walang gustong makigrupo sa'yo kasi baliw ka. Sobra na kayo kung makapagsalita, ah! Eh, totoo naman kasi, baliw ka.
Tama na nga. Tigilan natin yan. Baka mamaya eh, hawaan pa tayo ng kabaliwan yan. Mabuti po. Tara, nakakainis. Bakit ba sila ganun sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Nahihirapan na akong makisama sa kanilang lahat. Hirap na ako. Lagi na lang akong sinasabihan ng baliw. Hindi naman ako baliw eh. Hindi. Hindi ako baliw. Buti na lang nandito ka. Anong ginagawa mo, Miko? Sinasabayan ka. Bakit? Bawal? Kung saan ka pupunta? Aalis. Bakit? Aasa rin mo rin ako, di ba? Kagaya ka rin nila. Kaya mabuti pang umalis na lang ako kaysa makipag-usap sa'yo. Mali yung iniisip mo. Iko gagawin yun. Eh ano? Nandito ako para tanungin ka kung... Kung ano? Kung may kagroup ka na sa project natin. Bakit? Eh gusto sana kita makagrupo eh. Ako? Hmm. Sigurado ka? O naman, bakit? Siguradong sigurado. Teka, bakit? Eh, magaling ka eh. Simula kasi nung nag-transfer ako rito, hanghang-hanga na ako sa galing mo sa mga subjects natin. Kaya nga, gusto ko makagrupo kay. Nagpapatawa ka ba? Hindi no, bakit? Hindi lang kasi ako makapaniwala na may taong gustong makasama ako. Alam mo na, lagi akong sinasabihan ng baliw ng mga kaklase natin. Hmm. Bakit ka ba nila sinasabihan ng ganun? Huwag mo nang alamin. Ayoko nang pag-usapan. Ang mahalaga, magka-group na tayo, ha? Ah, ibig sabihin nito, payag ka na. Oo naman, payag na payag. Uy, salamat ha. Ano ka ba, wala yun, salamat din. Ah, total magka-group na tayo, pwede ko bang kunin yung number mo? Ayan, okay na. Ayos, titext na lang kita ha, tungkol sa project natin. Oo naman, sige mauna na ako ha. Sige. Kailangan ko kasi agad umuwi sa bahay eh. Ay, teka, ganun ba, sabay na tayo. Total, sa pagkakaalam ko, isa lang naman yung daan natin pauwi. Naku, wag na. Uy, sige na, para makapag-usap din tayo tungkol sa project natin. Sige na nga, tara na. Yun, tara. Sige. Popoy at Jasmine, doon na nga nag-umpisa ang pagkakaibigan naming dalawa ni Miko. Siya lang ang bukod tanging tao na naglakas loob na kausapin ako at kaibiganin. Siya ang napagkukwentuhan ko ng lahat ng mga problema ko, lalo na nga sa problema ko sa nanay ko na tuloy pa rin ang pananakit sa akin. Kagaya ng dati, wala pa rin alam ang tatay ko sa mga ginagawa sa akin ni nanay. Binabantaan kasi niya ako na hindi ko magugustuhan ang gagawin niya kapag nagsumbong ako sa aking ama. Buti na lang, bukod sa hiling naririnig ko, eh meron din akong kaibigan na nasasabihan ng lahat-lahat. Oo, pati ang tungkol sa hiling naririnig ko simula pagkabata, inaikwento ko na sa kanya. Pero imbis na layuan niya ako, nang dahil doon, eh mas lalo pa daw siyang naging interesado sa akin. Yun nga lang, hindi ko lang maintindihan kung bakit sa tuwing magkasama kaming dalawa ni Miko, lagi kong naririnig ang hele. Pero hindi ko na inisip yun, dahil lang mahalaga, eh mayroon na akong taong masasabing kaibigan. Hashtag Dear M.O.R. Hele, Dear M.O.R. Popoy at Jasmine, lumipas sa mga buwan ay nagpatuloy pa ang pagkakaibigan namin ni Miko. Siyempre pati na rin ang heling naririnig ko. Hanggang isang araw nga, isang pangyayari ang hindi ko makakalimutan. Ay, nandito na din sa wakas. Guys, guys, guys! Nandito na yung babaeng balik! 1, 2, 3. Paano nila nalaman yung tungkol dito? Oh, madami na kami ng mga kaibigan mo. Marami na kaming mag-hele sa'yo kapag nalulungkot ka. Ano ba yung ginagawa nyo, ha? Hindi na kayo nakakatuwa. Isa pa. Tama na! Tama na! Bakit hindi ka nakapikit? At saka, bakit pinapahinto mo kami? Di ba ito yung gusto mo? Ihihele ka namin. Tayos ba? Hindi lang isa ang naghihelo sa'yo. Buong klase pa. Baliw! Ano bang ginawa ko masama sa inyo, ha? Bakit nyo ba ako ginaganito?
Wala kayong alam kung anong pinagdadaanan ko at kung anong klaseng buhay meron ako. Sige na! Baliw na ako kung baliw sa paningin nyo, pero sana! Sana tignan nyo rin yung mga sarili nyo bago kayo manghusga ng kapwa nyo! Baliw ka lang kasi. Tsaka hindi kami nahuhusga, no? Totoo yung mga sinasabi namin sa'yo. Itanong mo pa kay Miko. Miko? Huwag mo sabihin sa akin. Oo! Oh, ako nagsabi sa kanila! Ano? Paano mo nagawa sa akin to, ha? Akala ko ba magkaibigan tayo? Akala mo lang yun. Pinagtripan ka lang namin ng buong klase. Di mo man lang nalata na pinagkakaisahan ka lang namin. Ano? Totoo ba yan? Oo, totoong-totoo. Ako pa nga mismo nagpresenta at pumayag na makipagkaibigan sa'yo para malaman namin kung ano sikreto mo, eh. Ikaw naman kasi, ang dali mong maniwala, eh. Ang dali mong mauto, eh. Siguro nga, talaga may pagkasinto-sinto ka. Hayop ka! Nagsama-sama mo! Nagsama-samaan nyo! Ano? Masaya na kayo na nalaman nyo na yung totoo? Oo naman. Masaya na kami dahil napatunayan namin baliw ka. Grabe ka, Miko. Hindi ko akalain na magagawa mo to. Pinagkatiwalaan kita pero pinaglaruan mo lang ako. Akala ko totoong kaibigan kita, eh. Pero nagkamali ako. Pinagsisihan kong nakilala kita. Dami mong alam. Ako din, pinagsisihan din kita nakilala kita. Baliw! Tama na! Hindi mo kami mapapatigil, di ba, guys? Ang sasamahan nyo! Uy, baliw! Saan ka pupunta? Baliw talaga yun. Ang sasamahan nila. Sobra na sila. Sobra na. Tama na! Tama na, isa ka pa, eh! Tumigil ka na! Tama na, layuan mo na ako! Kasalanan mo to, eh! Kasalanan mo kung bakit ako ginaganito! Kung bakit ako napagkakamal ng baliw ng ibang tao! Kasalanan mo kung bakit ko nararanasan lahat ng to! Kaya umalis ka na! Tama na! Tama na, uminto ka na! Parang awa mo na! Ayaw na kitang madinig pa, ayoko na! Ayoko na! Pinapahirapan mo lang ako, eh! Kasalanan mo lahat ng to, kasalanan mo! Kaya umalis ka na! Layuan mo na ako! Please, tama na! Umalis ka na! Umalis ka na! Popoy at Jasmine, sa sobrang sama ng loob at galit na naramdaman ko ay tuluyan ko nang pinaalis ang naghihiling kaibigan ko. Kasi kung tutuusin, kung hindi naman siya dumating sa buhay ko ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Simula noon ay hindi na ako nagtiwala pa sa kahit na sinong tao. Sobra kasi ako nadala sa ginawa sa akin ni Miko at aaminin ko. Nakaramdam ako ng matinding lungkot at pangungulila dahil hindi ko na ulit narinig ang Helen. Nay, tama na po! Sakit-sakit na! Tama na po, Nay! Nakakamali mo na, nagkakamali ka pa! Diyos ko, Jay naman! Paglalaban na nga lang, hindi mo pa natama! Hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo na kusutin mo mabuti lahat niyang mga damit na yan, ha? Nay, sorry po. Tama na po. Hindi ko lang po talaga napansin na may tumama po pala yung damit niyo. Hindi mo napansin? Ay, ang laki-laki ng mata mo para hindi mapansin yon. Ang sabihin mo, hindi ka lang naglalaban na maayos. Sorry na po, Nay. Ang sakit na po talaga. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nakakalbo. Tapos sa'yo to na matuto ka. Tama na po. Tama na. Nay, aray ko. Hindi, hindi kita titigilan. Noha? Tama na, Nay! Ano nangyayari? Ay, hindi ko po alam. Diyos ko! Nagbalik siya. Sino? Salamat, bumalik ka. Sinong bumalik?
Anong nangyayari dito? Alam ko naman kung ano na. Buti naman dumating ka na, Danny. Teka nga. Anak, ba't ka umiiyak? Tay, sinabunutan po ako ni nanay. Ano? Gemma, totoo ba yun? Oo! Eh, paano yung magaling mong anak? Naglaba, puro dumi pa. Ang laki-laki na hindi pa ni natuto. Sinasayang lang yung sabon na binibili natin. Tingnan ko tong damit ko, oh. Puro mantsa. Nang dahil lang dyan sa lintik na damit na yan, sasabunutan mo na yung anak ko? Oo, para magtanda. Wala ka man lang bang pakialam sa anak natin? Nasasaktan siya sa ginagawa mo, maawa ka naman sa bata. Bakit naman ako maawa dyan? Eh, hindi ko naman sariling anak yan. Kaya wala akong pakialam sa kanya kung nasasaktan siya. Ano po? Tama po ba yung narinig ko? Anak. Oo! Hindi kita tunay na anak! Anak lang kita sa papel pero kailanman hindi kita magiging anak dahil hindi naman kita kadugo! Anak ka lang naman ang tatay mo sa una niyang asawa! Ano po? Anak, magpapaliwanag ako. Tay! Tay, sino po yung totoong nanay ko? Nasaan po siya? Nasaan po? Anak, wala na siya. Po? Paano wala na? Patay na ang nanay mo. Simula nung sanggol ka pa. Namatay siya ilang buwan pagkatapos ng ipanganak. Inatake siya sa puso. Ano? Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin agad ang lahat, Tay? Dahil ayoko nang balikan pa ang nakaraan. Nagkasundo naman kami ng nanay Gemma mo na siya ang kilalanin mong nanay. Kaya nga siya yung pinalagay ko sa birth certificate mo bilang nanay mo eh. Buti na lang late kang naiparehistro. Hindi ko kayo maintindihan, Tay eh. Kung bakit kailangan yung gawin yun. Bakit siya pa? Mas gugustuhin ko pang malaman na patay yung totoong nanay ko kaysa siya yung tumayo kong ina. Aba, pasalamat ka pa nga sa akin dahil ginawa ko yun. Pasalamat? Pero ang kapalit nun yung pagtrato niyo sa akin na para akong ibang tao at hindi niyo anak. Mas gugustuhin ko pang tanggapin na patay na yung nanay ko kaya sa maramdaman na hindi ako mahal at lagi akong sinasaktan na kinikilala kong nanay. Ano? Sinasaktan ka niya? Dati patay. Hindi lang ngayon simula pa nung bata ako. Kung itrato niya ako, Tay, para akong hayop. Ilang taon kong tinago to sa'yo, Tay, dahil natatakot ako na baka kung ano yung gawin niya sa'yo at sa atin. Kaya tiniis ko lahat ng yun. Lahat ng masasakit na salita mula sa kanya. At ang bawat latay at palo na natatanggap ko, lahat ng yun tiniis ko. Tiniis ko yun dahil umaasa ako na isang araw mamahalin niya rin ako. Huwag ka nang umaasa na mamahalin kita dahil hindi mangyayari yun. Gemma, bakit mo sinasaktan ang anak ko? Para magtaka! Masyadong suti yung anak mo eh! At hirap pagsabihan! Lahat ng utos ko hindi nasusunod ng tama. Ewan ko ba dyan bakit ganyan ang batang yan? Ngayong dalaga na mali-mali pa rin ang ginagawa. Pero hindi naman tama yung ginagawa mo sa kanya. Hindi tamang saktan mo siya porkit nagkakamali lang siya. Hindi ko akalain na magagawa mo to, Gemma. Hindi ko akalain na ganito ka pala kasama sa anak ko. Yung anak mo rin naman na may kasalanan eh. Wala nang ginawang tama. Pero sana pinagsabihan mo siya ng maayos at hindi ganito. Halos maubos na yung buhok ng anak ko sa kakasabunot mo. Wala akong pakialam kung maubos ang buhok ng batang yan. Mabuti pa mawala na lang siya eh. Para wala na ka pinoproblema. Tumigil ka na! Huwag mo hintayin kung anong magawa ko sa'yo, Gemma. Sigurado akong hindi mo yung magugustuhan. Ah, sige, gawin mo. Saktan mo ako, bubugin mo ako. Tingnan ko lang kung magagawa mo. Baka sa kulungan ka dumiretso. Tama na! Tama na, tumigil na kayo. Tama na! Anak, sorry. Sorry. Tama na. Tama na po. Sorry, anak. Popoy at Jasmine, sobra akong nagulat at nasaktan sa mga nalaman kong... Mabuti na lang dahil muling bumalik ang kaibigan ko para pagaanin ang loob ko. Magmula noon, hindi na siya muling umalis pa sa tabi ko. At dahil sa nangyari, tuluyan nang nakipaghiwalay si tatay kay nanay Gemma. Doon na rin pinaiwanag sa akin ni tatay ang lahat. Nalaman ko na magkaibigan pala noon ang totoo kong nanay at si nanay Gemma. Unang naging boyfriend ni tatay si nanay Gemma, pero nagkagusto siya sa totoo kong nanay na Julie daw ang pangalan. Kaya hiniwalayan niya si nanay Gemma. Hindi daw matanggap noon ni nanay Gemma ang lahat at nagpakalayo. At simula na nga nang mamatay ang nanay ko, eh doon na nga muling bumalik si nanay Gemma. Hanggang sa minahal niya ulit ito at nagkasundo sila ni tatay na siya ang kikilalanin kong nanay.
Doon ko na rin naisip na kaya siguro ganun na lang ang galit sa akin ni Nay Gemma ay dahil sa galit niya sa nanay ko. Dagdag pa ang hindi nila pagkakaanak ni tatay. Simula noon na buo ang pagkatao ko. At isa na lang ang hinihiling ko, ang makilala ang totoo kong ina. Anak, nandito na tayo. Ito yung puntod ng nanay mo. Julie, sa yung anak natin, si Jane. Nay, Nay, nandito na po ako. Ako po yung anak nyo, si Jane. Julie, pasensya ka na ha. Ngayon lang kita na ipakilala sa anak natin. Ayoko na rin kasing maalala pa yung nakaraan eh. Kaya sorry talaga. Nay, ang saya-saya ko po. Ang saya-saya ko dahil nakilala ko na po kayo. Sayang lang po kasi kung kailan ko po kayo nakilala, wala na kayo. Ni hindi ko man lang po na iparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal at kung gaano kayo kahalaga sa buhay ko. Alam niyo po, Nay, buong buhay ko po, ni hindi ko naramdaman na magkaroon ako ng nanay. Inggit na inggit ako sa iba na merong nanay na mapagmahal. Puro kasi pananakit at masasakit na salita yung inabot ko kay Nay Gemma. Kung nabubuhay po sana kayo, hindi ko mararanasan ang lahat ng iyon. Julie, patawarin mo ako kung napabayaan natin ang anak natin, ha? Hindi ko rin kasi akalain na ganun ang ginagawa sa kanya ni Gemma. Okay lang po yun, Tay. Kasalanan ko din naman po kasi hindi ko rin po sinabi sa inyo, eh. Natakot din po kasi ako kay Nay Gemma. Anak, sobrang laki ng kasalanan ko sa inyo ng nanay mo. Kasalanan ko kung bakit hindi mo siya nakilala man lang. Hayaan niyo na po yun, Tay. Ang mahalaga, nagkakilala na po kaming dalawa at nasagot na yung matagal kong tinatanong sa sarili ko kung bakit hindi ako magawang mahalin ni Nay Gemma. Siguro po, Tay, kung hindi nawala si nanay, lagi kong nararamdaman yung pagmamahal ng isang ina. Sigurado ako doon, anak. Alam mo ba, mahal na mahal ka ng nanay mo simula nung baby ka pa lang. Natatandaan ko pa nga, lagi kanyang kinakarga at kinakantahan. Lagi kanyang hinihili hanggang sa makatulog ka. Tapos, kapag umiiyak ka, namatahan ka agad kapag naririnig mo yung hili niya. Na... Talaga po? Oo, ganito nga yung paghili niya sa'yo eh. Teka, paano ba yun? Tay! O bakit, anak? Pakiramdam ko po. Si nanay po yung naririnig kong humihili sa akin kapag umiiyak ako. O di kaya kapag nalulungkot ako. Anong ibig mo sabihin? Simula po nung bata ako, sa tuwing pinapagalitan po ako ni Nay Gemma, may babae po akong naririnig na naghihili sa kwarto ko. O kahit na nasan po ako, basta malungkot po ako, bigla ko na lang siyang naririnig. Talaga? Bakit di mo sinabi sa akin? Baka po kasi hindi niyo ako paniwalaan eh. Alam niyo tayo simula po noon, kapag pinikit ko po yung mga mata ko, naririnig ko siya. Siguro anak, yun nga ang nanay mo. Hindi ka niya iniwan kahit nawala na siya sa mundong to. Siguro nga po. Nay, salamat ha. Salamat po dahil hindi niyo ako iniwan. Pinabayaan. Salamat po. Ang saya-saya ko po. Dahil noon pa lang po pala, meron na po kong nanay na hindi ako pinapabayaan. Andito rin naman ako anak eh. Hindi rin kita pababayaan. Alam ko naman po yun eh. Nay, salamat po talaga ha. At kahit na hindi ko man po kayo nakasama, pangako po, lagi po kayong nasa puso ko. Sana po, Nay, kung nasan man po kayo ngayon, sana masaya na po kayo ngayon dahil nagkakilala po tayo. Anak, pwede ko bang marinig yung hili na naririnig mo? Namimiss ko na rin kasi ang nanay mo eh. Sige po, Tay. Ipikit nyo lang po yung mga mata nyo. Sige, anak. Mm-hmm. Mm-hmm.
Popoy at Hasmin, simula noon ay sobra ako nagpapasalamat sa nanay ko dahil kahit na wala na siya sa mundong ito, ay palagi pa rin siyang nasa tabi ko at hindi ako iniwan. Hanggang ngayon ay iniisip ko na baka kahit matagal nang wala si nanay, ay ginawa pa din niya ang lahat ng kaya niya para protektahan ako. O pwede rin ang tagal niyang hindi natahimik dahil hindi siya pinakilala sa akin bilang nanay ko. Masaya na ako ngayon, Popoy at Hasmin, dahil alam kong makakapagpahinga na si nanay. Wala nang mananakit sa akin at wala nang aagaw ng posisyon niya sa buhay ko. Alam kong marami sa inyo ang hindi maniniwala sa kwento ko, pero para sa akin, ito ay mananatiling totoo. Dito ko natatapusin ang sulat ko. Maraming salamat sa pagpili ng kwento ko, Popoy at Hasmin. God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jane. Hashtag Dear M.O.R. Hele. Yan na nga po ang pagtatapos ng ating isa sa mga Halloween installments dito sa Dear M.O.R. Ayan, mga kwento na mahirap naman talaga i-explain talaga. Di ba, Hasmin? Ang mga ganitong klase ng kwento kung papaano na ang mga mahal natin sa buhay na nauna na ay nagbibigay pa rin ng mensahe, nagbibigay ng proteksyon, ng comfort sa atin na mga nandito pa rin sa lupa. Katulad na lamang ng kwento sa atin ni ng ating letter sender na si Jane na sa pamamagitan ng paghihele ng kanyang nanay Julie pala. Ayan, na hindi pinakilala sa kanya. Eh, kaya pala ganun yung pakiramdam niya, no? Eh, hindi pala si Nanay Gemma yung kanyang yung malupit na nanay dito sa storya, hindi pala yon ang kanyang biological mother. Meron nga nag-message sa akin, sabi niya, there is no greater warrior than a mother protecting her child. At sabi ni Miss Jenny. Oo naman, actually kahit sino magulang na nasa matinong pag-iisip, talagang kahit sa, sabi nga 'di ba, hanggang sa kahit sa ang sulok ng mundo, eh yung iba nga beyond this world. O diba, wala na dito sa mundong ginagalawan natin, pinoprotektahan pa rin ang kanilang anak. Ayan, nakikita natin sa story. Ay, day, sa mga hayop na nga lang, diba, kung paano nila protektahan yung mga dyunanak nila. Yes. Ano pa kaya yung mga tao, diba? Hindi, tsaka, hindi mo kailangan ng mataas na edukasyon para protektahan ang sarili mong mga anak. Tsaka totoo yan, alam mo, kapag ang nanay talaga inapin na ang mga anak, makikipagpatayan talaga ang mga mudang. Kahit na gano'n pa naging kasutil yung mga anak nila, kahit gano'n pa naging kasama yung mga anak nila. Pero once na makita talaga nila na inaapi yung mga dyunanak nila, nako, ang nanay ang unang nasasaktan. Ang nanay ang unang nagagalit. Kaya, ayan. Kaya ako, isa pa sa mga na-realize ko dyan sa story ng Popoy, ano, talagang di tayo iniiwan ng mga taong ano, mahal natin. Kahit na lumisan na sila physically sa mundong ibabaw, but actually they never leave us. Diba? Tulad nga ng mga ganyan, yung mga nagmumulto or kung hindi naman sa mga nagmumulto, nagpaparamdam, lumalabas sa panaginip. Mere fact na naaalala natin sila every day. Yung mga nandoon sa yung pagmamahal sa puso natin, hangga't nandoon sila, they will never leave us. Yes. Diba? Ako katulad ako, Hasmin, no, wala na yung nanay ko. Although bago siya nagpaalam sa mundong ito. Ayan, ano ba? Kwekwentuhan na ba kayo? Ano? Ay, ano yun? Ago, bago nung lumipa. Okay. hindi, kasi wala, nakalimutan ko na sasabihin ko. Hindi, nasabi ko sa kanya na huwag siyang magpaparamdam sa akin. Nang personal. Okay, huwag magmumulto. Ayan, sa panaginip na lang. Pero alam mo, from time to time, kapag may malaking problema akong kinakaharap, kinakausap ko pa rin yung nanay ko in silence. Kailan yung huling usap mo? Kagabi lang. Sinagot ka ba? Charing kami. Nasabi ko, sana maging maganda itong araw na to. Kaharap ang aking kapartner. Anong sagot? Sabi niya, nak, di ko may papromise yan sa'yo. Hindi ko mapromise. Araw-araw mo na lang pinapromise. Hindi, pagka bigat na bigat sabihin, ka na. Tanggapin mo na lang. Bigat na bigat ka na sa pakiramdam mo. Ayan, kahit na yung mga lumisan na tao, ayan, na mga mahal mo sa buhay, syempre, pwede mo pa rin kausapin. Yung tsahin ko, ganun din. Diba? At saka daw, isa pang learning ng story ang to. Alam niyo, hindi talaga natin matatakasan ng nakaraan. Diba? It will always
haunt us every once in a while. Hindi naman para ipaalala yung mga masasakit na nakaraan, ha? Yung mga masasakit na experiences natin before. But sometimes naaalala natin yung nakaraan para lang i-remind tayo kung gaano na tayo naging katatag, kung gaano pa tayo dapat maging mas matibay sa pagharap ng buhay. Kaya dapat ang nakaraan, hindi yung tinatakasan. Okay lang yun, sulyap-sulyapan, pero huwag ka na mabuhay sa nakaraan. Na ito nga yung ginawa kasi nung mali, yung mali nung tatay ni ano, ni Jay, na sabi nga niya, kasi iniisip niya na gusto na nga daw niyang kalimutan yung nakaraan. Hindi natin makakalimutan na nakaraan, mga kapamilya. Lalong-lalo na, kung yung parte ng buhay natin yun, eh yun isa sa mga pinaka-important part ng buhay natin na naghubog sa atin. Yes, kailangan malaman ng mga taong kinauukulan. Huwag niyo ipagdamot yung mga ganong impormasyon. Naman. Okay. Sabi niya, ito na naman, pakibasa alam mo na muna, Hasmi. Alam mo ano to, nawiwili na siya. Natuwa lang ako sa ano mo unang beses, nag-text ka na naman. Natural, gaganahan. O, Ryan Jazz Montemayor. Ryan, iba talaga Jazz. Ang pagmamahal ni Ryan. Echos. Mm. Iba talaga ang pagmamahal ng isang ina. Kahit kabilang buhay, tatawirin, mapadama lang ang pagmamahal sa kanyang anak. Ayan, hi daw kay Sonia Sales. Kung nasan ka man ngayon, sana okay ka lang. Stay safe and single. Wow. Stay safe and single. Parang pinagsiselos ka pa bigla. Kay baby girl, Hasmin. Natuwa na nga si Hasmin. Ngayon, biglang nagpaselos. Tama, hindi. Nagkamali siya. Pabati naman po kay baby girl. Kung saan ka man ngayon, sana okay ka lang. Stay safe and single. Oo naman. Still single. Kahit si Sonia Salis yung sinasabihan. Ay, sorry. Layo ko, sa baby girl, Hasmin, ha? Mali ko ba, malabo mata ko. Charing Kemi. MJ Reyes, sabi niya, mas magandang ipagdasal mo yung kaluluwa ng nanay mo. Mas mabuti yon para sa ikatatahimik niya. Hello sa accounting department ng CLP. Uy, CLP. Ang CLP, hello po sa inyo. Kay Krista, pagaduan naman, walang katumbas ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Wala man sila sa tabi natin, andyan lagi sila na nakasubaybay. Mm-hmm. Regondola, Patricia, hindi ako nagkamali na ina mo yung naghihili sa'yo. Nanay mo yung naghihili sa'yo. Ayan, hindi, walang ina mo rin to. Ah, wala. Kasi solong anak nga si Julie. Oo, wala siyang ka-share sa nanay niya. Kasi kahit wala man ang nanay mo, alam kong hindi kanya pababayaan dahil ang ina ay mananatiling nandyan sa tabi mo. Oh, hello po sa inyo dyan, ha? Sa, ano to? Kay Mamacita, na nakikinig sa programa araw-araw from Kainta Rizal. Hello, Regondola, Patricia. And of course, maraming salamat sa mga nagsipaganap for today. Maraming salamat, Jane, ha, for sharing your story. Huwag kang mag-alala, hindi na may inisip na baliw ka, okay? Hmm. Although, meron talagang iba, ano? Merong ibang mga tao na akalain mong nababaliw na. Huwag kayong judgmental. Meron po sila mga pinagdadaanan. Correct. Okay. Ang gumanap na Jane, si Cindy Basena. At syempre, ang gumanap namang Gemma, Kenneth Ancero. Ang gumanap na Danny, si Warly. Gumanap na Miko, Simon De La Cruz. Ang ating writer for today, si Jonathan Mendoza. At ang ating editor, Jamon Debay. Nakasama nyo nga po, DJ P, DJ Popoy, that's my guwapopoy. At ako naman, si baby girl, Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. Ovi Radio for life.